sabihin ko na rin ngayon, without nalaman po namin, Mayor, kaya nagpupunta yung mga barges dyan. Merong inisyo pala, sometime in the past, ang authority ng Coast Guard na double berthing allowed. Kaya sabi ko, ngayong araw na ito, sabi ko sa iyo kagabi, mag-isip mo yung instruction na yun. At iyon ang ino-notice natin ngayon. So I gave that instruction last night. We have to rescind that notice. Anong petsa yun? Ang petsa, sir, yung PPA, sir, namin mga taunting in 1999, ina-allow lang sa single berthing sa parking terminal ng PPA. Ang ginawa ng Coast Guard, sir, noong 2007, sir, ina-allow nila ng double berthing. Ulitin ko, ha? 2007. Ano yung difference ng berthing, sir, sa parking? What berthing and berthing? The technical word is berthing. Ano sa berthing? Ano sa berthing? Ano sa berthing? Ano sa berthing? Ah, parking, pangkalsada. Berthing. Ang pagkong. Yung lang po yun. Pareho lang yan. So, Deo, nalaman po lahat kahapon yan kasi pina-research ko. So, dapat i-resign yan. Kahapon pina-resign ko, kagabi. Yes, sir. Kung kailangan i-confirma ngayon as head of the bank, pipirma ko yan bago ikon mo. Kaya ito, ino-notify natin ngayon ang mga banks. Kung lang, power kayo dyan. Bigyan ko kayong 3 days, umalis kayo dyan. Kundi ito to. Ngayon, yung derelict, pag ina-identify natin, pag na-identify na ko namin, kung nasaan yung mga derelict, pumila na tayo yung talang isang dalawa. Oo, kasi derelict naman yun. Oo. So, ayun ho yung mga kwan. Nung natapos ho yung ating pulong-pulong mayor, napatawag ako na meeting visit, di ba, na 3 o'clock. Lumabas lahat yun yung primary research ko. Sabi ko, ano ba lakas ng loob itong mga ito na bakit nagpaparada dyan? Alamin nyo nga, alakasan ba yan? Politiko ba yan? Or? Sir, merong circular ang Coast Guard, year 2007. Nano, i-resign mo yan? Ako? Kaya pina-resign ko kahapon yan. Third question again. Sa paano yung mga ano po, yung may makapiyan na maliliit na long passing river. Tapos, merong mga bangkang ordinaryo tumatawid. So nakaka-install mo yun po. Pagka dumatawid tayo. Pasensya na po. Ito po. Implementation of management of deployment. Pwede natin pag-usapan pagkatapos niyan. Ang pag-usapan mo natin ngayon, yung obstructions, and then magkakaroon ka ng navigational way dyan, lahat dyan. Pero alisin muna natin, siyempre, talaga, may lalayan dyan, baka magkaroon ka ng water police dyan o something, hindi ko alam. Pero ngayon, linisin natin. Yung ipakita natin sa taong bayan, ha, na handa tayong makiisa para yung layag ng ferry continuous at layag ng ferry maging kumbinyente sa kanila. Ayusin na lang muna natin ngayon yan. Kasi nagbubulungan nga kami, alam mo, busy si Mayor. Busy rin ito. Busy lang tayo. Hindi mo pwede mag-usap lang tayo ng kwan. Mag-usap tayo sandali. Implement natin sandali. Ipakita natin siya. Linisin muna natin yung pati. And then yung flow. Kung paano saan dadaan yung ferry, saan dadaan yung baka. Gawin natin may tanong. Target namin, sir, by tomorrow, start na yung masakay. Kung kaya, nasa lang. Tomorrow, 6 a.m. ang pre-order ni chairman. Ano mo yun? Yung libre sakay na ng ferry. Hindi, o. Saka natin pag-usapan yan, Bob, yung libre sakay. Pag-usapan muna natin. Yung paglinis kayo. Tama ba? Good morning. Good morning. The President once said, Pasig River is unclean.
meaning to say that sa pagkasabi niya, cleanable because there's no zoning. Ano bang ibig sabihin nito? What's the use of the passing river? Ano ba ang there is land use, there is water use. So again, responsibility stays with our responsibility for the clean up and the restoration of rivers in our country. And now, let's go back. What's the use of the river, passing river, the wall? It used to be a pasokan ng Barkway Tribe because at that time, wala pang mga sasakyan ng Pilipinas. Remember that the umpisa sa sasakyan ng Pilipinas was in the early 18-something, wala pang panikarwahe lahat ng Pilipinas doon. So the only way for you to enter is through the riverways. Kaya karatihan yung ating mga towns sa urban centers were located in rivers. Kaya all over the country, makita mo, if there is a pasukan ng barko, doon talaga ang urban centers doon. Kaya Manila, Bigan, Iloilo, ito yung mga pasukan ng noon. Kasi wala pang airport, wala pang noon eh. So, ito na ngayon na nag-umpisa na sa Pasig River at pasukan. Kaya, in fact, yung pasukan ng Intramuros ay is the Pasig River. Bago ka makapasok mo sa Intramuros, ay bayan si Pasig River. So, ito na, nag-umpisa na ito. And in fact, the first destination of tourism here in the Philippines was in Pagsanhan, through Pasig River, through Laguna Lake, and Pagsanhan. Kaya yung makita niyo yung town doon, ay, ano yung town doon? Lombard, makita mo yung old Spanish area restaurant doon. Bago, ang papasokan kasi doon is in the Pagsanhan. Kaya yun nga, yun ang daanan talaga. So, Pasig River already ay use of transportation. Until, ngayon, nung nagkaroon tayo ng pier dito, so, kita mo, meron tayong pier in Manila. So, eventually, napunta na sa pier yung mga, na yung Pasig River. Pero, nagtayo ng mga maraming factories along the Pasig River. And that's the reason why we receive barges now. Yung barges now, doon sa may Guadalupe, mayroon dalawang pag-awan ng doon eh. Puyat and the Robinson. Yung arena ba yun? Nandun lahat. At saka dito, nandiyan lang dito sa atin. Dito, nakita ko kapon eh. So, yan kasi nasabi ni President. There was the zoning, kaya meron madubi pa rin ang Pasig River because nandiyan na lahat eh. So, ito na ngayon ang problem, solution natin ngayon, if we can have this, ngayon, we can have a general solution to the problem in Pasig River. Tama yung sabi that the DNR is mandated to clean up the river, especially the Mandamos. The Mandamos, given by the Supreme Court, hindi lang kasama yung hindi lang yung dagat ang pinapalinisan ng Pasig ng Mandamos. It includes waterways, Pasig River, and all esteros. Ito yung nasa Mandamos. So ito na ngayon ang ating in fact, we are all members of the Mandamos 13. Kasama Mandamos 13. The agency of the Mandamos ay kasama tayo dito. So we are one day. Ang ulo nun sila. So, tapos kasama rin yung mga LGU. Yeah. So, nandito na yung authority natin to clean up. Kasama sa Mandamos order is the MMDA and the DWA are mandated to they are the enforcing arm. Enforcing arm. Meaning, sila ang they demolish mga nandiyan, kasama yung informal setter. Sir, kayo, local government sa kayong LGU. Yan, kasama yon sa Mandamos. And therefore, we are in the right track that we are here to implement already this.
So we slowly solve the problem. The problem is really the informal settlers in the river. Not only Pasig River, all rivers, Paranaque River, all the rivers kasama sa mandate natin dyan eh. Now, ito ngayon, nadagdagan itong mandate natin when this was mag-clean up lang sana ang DNR ngayon. Yung Kwanbo, ito lang, ito limbawa yung Pasig River. Ang problema dyan, dito sa public, dito sa perimeter, ngayon, ang pag-uusapan lang muna natin, yung dito sa tubig. Pagkatapos niyan, pupunta tayo sa Laylayan, ang perimeter. Tapos, lalayo tayo ng konti, dun papasok yung Department of Public Works para maayos yung mga access doon. So, ngayon lang po, because of the limited time we have, ito muna yung pag-usapan natin, yung sa tubig. That will give the signals to the violators in the perimeter that your time, your days are numbered. Yung papasok na hujan yung ismen. Sir, ngayon, yung pumatpatay ng mga factory na yung tubigan sa ng factory na madumi, pumunta. Papunta tayo dyan. Pero ito muna ang linisin natin. Why? Kasi yung ferry operation nandiyan dyan. Na inumpisahan natin. Otherwise, susuko yung ferry operation dyan. Sabihin ko na lang po, kahapon nagulat ako, na-meeting ako kay Congressman Nograles, kasama yung Laguna Texture Development. They are proposing, sir, Mr. Mayor, their own ferry operation from Sarisal, papuntang Guadalupe. So, sabi ko, okay lahat ako dyan, pero kailangan tignan natin yung holistic. Kasi kung hindi natin naayusin yung Pasig River, lahat siyang plano na yan, na ancillary routes na pupunta sa Pasig, baka, sir, magulo lang tayo dyan. Kaya dapat linisin muna natin ito. Yun lang ang question ko. Okay. Let me continue, no? Then after that na set up na natin yung ating game plan. Now we are going to find out really ano ba yung mga batas na nailabas through the year na pagdami sa Pasig River. Parang napapansin ko yung PPA has a jurisdiction in the Pasig River. Yung PPA, pagpasok, pagbigay ng authority, pagpasok yung mga bordyan, not only barges, but also other. Sa tabi dito sa Palula, hanggang saan ba yung care is the river part of the care. Ito yung gusto kong patanong kasi anything that is in the river is the responsibility of DNR. That is a mandate given to the department. Now, ginawang theory yan, who gives the authority for the use of the river for the fair? Sabi ko ba, through the years eh, kag-umpisa na kasi nung panahon pa ng Espanyol. Ngayon, pagkatapos itong ating constitution ngayon, kasama ba ito sa PPA ang fair ng ginawang fair ang river? Kasi nandun na napabert na ngayon mga ibang ano dyan eh, yung not only barges, but also other sasakan, inter-island pa yata nung tumarating na dyan eh. May I know the responsibility of the PPA in the Pasig River. Good morning po, Mayor. Good morning po, Secretary. To address po yung question po ni Secretary si Matthew. Yun pong sa Pasig po, may limited jurisdiction po yung PPA dyan. Meron po tayong terminal dyan sa Pasig, which is operated by PPA. Kasama po yan sa four zone delineation, ranging from South Harbor po hanggang North Harbor. So, hanggang po kasi yung Pasig dyan sa gitna po nung dalawang terminal natin dyan. Yun pong, yan po, nasasaklaw po yan, turnover po ng authority yan, doon pa po sa charter ng PPA, ng PT-857. Kasama po ang Department of Environment and Natural Resources doon po sa charter ng PPA na ang DNR po nakaupo po yan sa board ng Philippine Ports Authority. Yun pong pag-aatraka po ng mga barko doon sa Pasig
river terminal po ng PPA. Continuous po yan, that is continuously monitor po ng PPA because hindi po tayo pumapayag dyan ng matagal na docking overting dahil po labas-masok po yung mga barko dyan. Ang nakikita po namin na problema, yung beyond po doon sa terminal, going upwards po, upwards the river. Saan ang limit doon? Sa may Delpan Bridge po. Sa Delpan? Yung area na yan? Yes, opo. Delpan po papuntang Manila Bay, PPA po ang may jurisdiction po dyan. After po Delpan, pataas po. Hindi po PPA na. Wala nang PPA yan? Yeah. Okay. So, okay na. Established na ba yan, ano? Now, yung mga beyond Delpan na nakakarating doon sa Guadalupe, kaninong responsibility yun? Actually, it appears, sir, na tanong ni Jim kanina, unauthorized school have you, sir, or unregulated. Kaya ang role ng Coast Guard dyan, sir, is just for safety navigation at security ng mga pumapakiran. Yun lang po yung reglamento at ang pinatagawa ng Coast Guard. But as far as the, ano kasi, sir, ang totoo niya, nagiging racket po kasi yung mga barangay captain, sir, na authorized nila yung ano, judge ng totoo niya, sir. Hindi nag-regulate ng NGO, pati tama po si Secretary Simando, na talaga po under sa patas po nila, ay hindi na po yung resapo. Okay. Thank you very much. So we have now established our parameters ano, until our operation today. So mula doon sa kasama sa Masekwa yan, ano? Kasama yung Masekwa, kasi marami nakaparking doon eh. Oh. So we have established that is your responsibility. Oh. So it is your responsibility. Because we are cleaning that up now mula Delpan hanggang sa tubig na Manila Bay. So, now, ano yung intention ninyo na gagawin doon sa maintenance of that portion of the waterways? Because ito yung tabis ba? Kasi marami tayong hihilain na yung araw na ito doon sa lugar na yan. Tinatanong niyo po kasi sa sekretaryo po gagawin po ng PPA sa area po na yun, Delpan Coming Out po sa Manila Bay. Oo. Can we just have one meeting at 5 o'clock? Ang ano po namin, we continuously do po maintenance dredging po doon sa area na yun dahil mas malaki po yung parkong dumadaan po doon kumpara upwards po. Ano, karamihan po ng umaakyat after Delpan, mga barges na lang po yan na hindi naman nangangailangan ng gano'ng kalalim na plan. So we continuously do maintenance dredging po doon. At saka hindi po namin pinapayagan na matagal po na naka-atraka yung mga barko doon. Dahil po, ginagamit po namin yung bank po noon, ano, nung sa Pasig River, yung bank dito sa terminal ng PPA sa Pasig for docking po talaga. So hindi po namin pinapapuerta ng matagal. Hindi, temporary lang yung nakistay. Temporary lang po yun. Ano ba yung pwedeng makapasok lang doon sa banda na yun? Kasi we have the PPA naman, ang luwag-luwag naman. We have the PR, we have ano. Bakit kailangan pa yung mga PPA doon? Kasi nakakadumi na doon eh, ng ating Manila, ano? Yung po kasi, una, tama po kayo sa bilangin nyo kanina, traditionally po, yan yung mga unang traditional na pantalan po na ginagamit po natin. Primarily po yan, yung area po dyan sa May Pasig, kinikater po niyan, yung pong mga smaller domestic vessels. Domestic vessels po. Inter-island? Inter-island po. Ay, inter-island. Inter-island po yan. Papalawat po yan. Yung pong malalaki, katulad po ng Tugo, doon po yan sa North Harbor dahil mas malalaking parko po yun, mas malalim po doon. Pero yung pong mga maliliit na inter-island na passenger vessels, Bunehan, dyan po yan sa Pasig Terminal. Wait, wala naman tayong paglagyan doon? Ilipat na lang natin yan? Kasi yan ang nagtutong eh. Medyo, kasi po yun naman pong North Harbor natin, aside from ginagamit po yung terminal po na yun, sa malalaking passenger vessel, doon naman po yung ating domestic cargo. As much as possible po kasi ayaw po natin paghaluin yung cargo services doon po sa passenger service. Yes, yes. Loose cargo sa cargo. Yes. Hindi pwede magkakaroon.
containerize yung doon sa Pasig River natin, lose carbon. Tama po. Sir, meron ko akong question, if okay lang. Again, ibabalik ko dito sa cellphone ko. Ito ko yung Pasig na nakita natin kapon na kung saan mag-ooperate yung ferry. Siguro ngayon, isang dapat pag-aralan, and we will define the timeline, for PPA to explore the possibility of moving activities at the Pasig ilipat sa iba. Pag-aralan nyo, hindi natin ano kayo niya. So siguro after mag-meeting, pangalawang meeting, pag-usapan natin yan. Ito yung sinasabi kong Pasig River, dito muna tayo. Itong mga sobra dyan, mapag-aaralan dyan. Itong dito ngayon, ito yung napag-usapan natin kahapon na dapat aksyonan ngayon. Because this will show the signal and open the signal that we mean business and we will do it. So na, pag natapos mo ito, hindi sasabihin natin dun sa organisasyon. Sabihin nyo yung plano after Galpan, sabihin nyo yung plano on the peripheral. But meantime, dito tayo sa tubig. Ano yung gagawin natin para malinis yung tubig? So, question lang ako. So, immediately, meron tayong resolution na pag-aralan ng PPA yun. Mag-submitin next meeting. Pwede ho bang mag-agree na tayo na yung grupo natin na ito ang mamumuno yung DNR? Magkwansabik lang ako dito. Hindi, hindi pa sa para lang maumpisahan yung kwan. Hindi ho ba? Kasi maganda kong signos yun or indikasyon. Pag itong araw na ito, i-start nyo na yung peri. Nag-start na yung peri sa Cavite. Nakabiyahe ng apat na biyahe. Kahapon. Yung biyahe ko sa Cultural Center, ano na rin, but that is beside the point at this time. Kailangan limpiyahin ito. Ano yung i-address natin? Number one, yung barges. Number two, yung derelict. Number three, yung mga informal settlers na talaga ko. Sumahin na natin ngayon yan para kung gawin. Sa susunod na meeting, pag-usapan natin yung plano dito, yung plano sa susunod, dun sa tinatawag natin na Pasig River Port ng PPA. Pwede bang ilipat siya? Usapan natin na. Pero ngayong araw na to, tinitignan tayo ng sambayanan at komunidad sa inanunsyo po natin kahapon, Mayor, na a-action tayo dito ngayon. Umaksyon tayo. Okay. May continue, no? Okay, na-establish na natin yung responsibility, ano? Muna, Delpan, wala nang responsibility ng PPA going up. Wala na. Who has responsibility sa mga margins na pumapasok ito? Wala na. It seems wala na. Because Coast Guard, as Mr. Secretary, it seems wala na. Dahil Coast Guard, as per their statement, navigational safety lang yung kanilang jurisdiction. Tama ba? Safety and security po, Mayor. Oh, safety and security. So, yung allowing to unload and load of any cargo. Meron responsibility pa rin yan. Aabot pa rin yun sa Coast Guard. Basta, regardless of where, basta issues of safety around the area. So, pero yung operations nun, paglabas na sa PPA, sa local government na po. So, okay, then I'll go back to the purpose of the meeting. Secretary to God, he said, we have to clear Pasig River. After, now established, after Delpan Bridge. Because from the bank, yung sa bibig, hanggang Delpan Bridge, BPA Bank. Nakabukit. Okay, sir. Ay, ito, sorry. Meron, ha? Sorry, sir. So, anyway, para mabilis tayo, so ang natin, Delpan Bridge, no? Simula Delpan Bridge, papasok ng Pasig River, it has to be cleared. And the only way
The only thing that they exist in the riverbank is because of the existing Coast Guard memorandum in 2007. And now it's being revoked by the Secretary itself and the Coast Guard. So there is no reason for them to stay there anymore. Now, after ma-clear natin, who will give permit, who will give authority for them to allow inside and get out of that riverbank? I think yun yung tinatanong ni Secretary Simatu. Who will take over of the responsibility for them not to be allowed or to be allowed to pass through and so on and so forth? Yes, Coast Guard, please. Napakagandang katanungan mo yan. Ang aking mong pananaw dyan, como meron ng batas doon sa Mandamos 13? Yun. Ha? Ibigay natin doon? After their fund, yung PPA pa rin yan. Pero ito, Mandamos 13. So, kasama local government. Local government yung magbigay ng sinasabing permit, yung yung buong ferry system, kung saan po dadako lahat, hihingi po ako ng complete mapping para ma-identify ko lahat ng LGU na involved. Ipupulong po sila na nakakabit mo dito sa committee nito. Ibigay mo natin dun sa grupo na inorganize ng batas. Kasi nandoon naman yung LGU, nandoon yung interior local government, nandoon yung DENR, nandoon yung transportation. Institutionalize natin. Opo, opo. Para yung grupo natin na ito, in relation to that batas. Kaya natamag na ito, for Manila, hanggang sana jurisdiction sa Pasig River, Manila, pagkalampas yan, ano na yata eh, going up, San Juan. So, ito na, kasama na yun sa ating, yung ferry system, anti-ferry system and the responsibility of the permit. I think I fully agree with your... Gawa mo lang ng mapping. Gawa ka ng mapping. Meantime, yung katanungan ni Mayor Cusco, yung clearing mo, ang pag-issue ng permit ngayon na hindi saklaw ng PPA, ibigay natin sa DENR. Pero pumalinaw naman sa atin na dapat walang berthing doon. Si LG na pwede naman siya maglabas ng order na walang mag-berth dyan. In accordance with the requirements ng DENR, Mandamos. Pwede na huwag. Tama po yung sinabi ni Mayor sa mabuti ang kalihim po natin. Ngunit na meron po tayo isang halikaan po. Yung mga unauthorized structure ng pier, na mga factory po dyan, na doon po nagdadak yung mga bars nila. Ngayon po, kung hindi po natin papayagan po yung pagdak ng mga gibara po nila galing po sa Angoles area, ay magdudulot po ng traffic sa ating sa Kamay Nilahan at sa Makati. So kaya po ginagamit po nila ito, yung Ilog Pasig, para po mapabilis at mawala ng traffic yung mga supposed to be na truck at kalsada. So ngayon, kaya nga umibis lang po sir yung PPA na memorandum noong 1999 na pumapayag sa mga gibara, na isang gibara lang na mag-birth sa mga structure ng mga Rubina factory, yung mga line factory po doon sa Ilog Pasig River. Sandali na po. Huwag po natin kalimutan na in a limited way na-address yung problema ng container. Hindi na ho babaybayin yung Rojas Boulevard. Dapat yan pagsinunod yung ginawa natin na gamitin yung barge terminal sa Tamsa. Kailangan pumunta ron. Huwag po natin kalimutan na mayroong realidad na ganyan. Kaya kailangan, dapat, sama-sama ho tayo. Bawal yung container bumaybay. Kasi pwede naman kayong pumunta sa Tamsa. Huwag natin kalimutan yun. That modality is there. Kasi maganda ito na buusap. Kasi kung pagbabawal natin yun, totally, kailangan may alternative. Yung may alternative na yun. Meron kong alternative. Kaya may alternative. So gamitin natin yung alternative. Kasi at the end of the day, ang ating objective, malinaw eh. Gamitin natin yung ferry system for to address the transport and traffic crisis. Pero yun yung,
kung linilinisan natin ng kamay nila ang tapos papadaanin ko yung container doon sa kwan, eh, hindi namin tinutulungan yung kamay nila. Kaya meron mong alternatibo yan na gamitin mo yung tansa. Sir, tsaka kahit anong linis ng DNR, babalik rin mo yan. Hindi na matatapos yung paglilinis. Sir, sanayin po sir, meron po tayong bilang na 14 po ng mga illegal structures sa Pasig River, mga pier po to. Na pag may may-ari at itinayo ng mga sarisahing factory at po dyan sa Ilog Pasig. So ito po mga dapat po nating tingnan din natin. Coast Guard, Coast Guard, kumpatan ako lang. When we claim that it's illegal, it was built without permit. Kasi when we claim, kasi mahirap eh, no? So, kung illegal siya, patently illegal, then it will be considered obstruction. Opo. From the beginning. Opo, kasi po, so, ayon po sa batas ng PBA, sila lang po ang mag-authorize sa buong Pilipinas na pagpatayo ng mga pier po. Trakahan. Ano lang po, para lang po mabigyan ng tamang perspektiva, lalo na po sa sabi po nung batas na may ano po dyan, no? May nag-a-apply. Yan po kasing Pasig River, yung pong magkabilang side ng embankment po niyan, ari po ng estado yan. So, ang purpose lang po dyan, nung mga nag-a-attract ng mga vessel, eh primarily to discharge and load. So, yan po ay operasyon po ng pagpapatakbo ng daunan. So, ang position po ng PPA dyan, yun pong transaction na yun, yung trabahong yun at yung gawain yun, nasa saklaw po yun ng mandato ng PPA. Nagkataon lamang po na dahil sa limitasyon po ng batas na pinipirmahan po ng mga nakaraang pangulo, na yung port zone delineation po ng PPA ay hanggang Delpan lamang po. Pero labas po sa port zone delineation sa buong Pilipinas po, maliban doon sa Manila-Manila ng mga jurisdiction katulad ng Cebu, ng mga pre-port zone, lahat po nang nag-a-apply po o gusto magtayo ng daunga ng pier, kailangan po dumaan sa PPA po yan. So, ang aming pong paniniwala dyan at ang posisyon po ng PPA, kung mamarapatin po ng grupo, na yan pong buong Pasig, kung ang pinag-uusapan po ay yung gawaing pag-atraka at pag-unload, pag-load, dapat po nasa PPA po yan. At PPA po lang ang nakakaalam kung ano yung nararapat na kagamento at kung ano po yung nararapat na nagawahin. Kapagbabayad ng buwis. Yan po. Sir, liwanagin. Yung natin ha, kung maaari lang, yung pag-atraka o pag-park ng mga barges na sa dalawang lugar yan, doon sa merong pier, doon sa wala. Yes, sir. Ibig lang sabihin, yung panuntunan ho ng loading and unloading, dapat otorisado ka kung saan. Yes, sir. Hindi ka pwedeng mag-load or unload anywhere you want. Yes, sir. Kaya nga ba dapat ngayong araw na to, ang unang tutumbukin natin, yung mga nakaparada doon sa walang care. Kasi you have no business being there. Yes, sir. You have to get out. Yan ang una. Pangalawa, yung mga derelict na nandoon na, na sinauna ng panahon na hindi naman nagagamit, alisin na natin yon. Yes, pag nagawa natin yon, then pumunta na tayo dun sa sinasabi kong peripheral kanina. Pwedeng adresin na yung may mga pier, pwedeng adresin na lahat. Yes, pero ngayong araw na to, dalawang klase yung daungan ng mga barges. Una, doon sa mga pier, privado or otherwise, at yung pangalawa, dun sa wala. Hindi ka pwedeng mag-unload or mag-load dyan kasi bawal. Kaya ka nga lang nandiyan dyan dahil nga sa Coast Guard Circular allowing double berthing. Eh, tinigil na natin yan. Umalis ka na dyan. Kaya nga ito, ngayong araw na to, kung mari lang, yung wala naka-atraka sa walang pier, we will notify them, you are given 3 days to move out. Yung mga derelict that has been there, that has been causing obstruction, na pinaliwanag ni Mayor kanina, tanggalin na natin. Time to.
Let me take the motion ito. Yung mga ano-ano, yung authority of the state and Eastman, there is an Eastman law. Before, in Pasig River, 3 meters po yan from the bank. Hindi na rin the responsibility. But I think MMDA had a law, ordinance or law to extend it to 10 meters. Yes, is that correct? So ito ganyan, any structure that you build there will be subject to permit. And dadaan po, not only PPA, kaya nag-originate dyan, pero will still subject it to our ECC, di ba? Including authority from the local government, authority from the MMDA, and my authority bailiff will be the DNR as the ECC for the construction. Yun po eh, yun at di ba, construction. So we'll carefully select kung saan ang pwedeng mag-pier. Hindi basta-basta kung gusto niya kung saan ang pier, yun na, hindi pwede yun. Yun ang ano. We have some responsibilities of this. Now, bibilangin nga natin, itong ferry system, ay meron na silang ferry. Okay na yung lugar eh. Okay na yung mga location eh. Okay na yun. So, no, nothing. Pero meron mga iba doon, yung sinasabi ko doon sa may Guadalupe site, meron Puyat doon, meron Robinson doon, meron Supertenso, and tingnan rin natin kasi yung crane nila nandiyan na sa ano eh, nakakadisgrasya sa ano mga yan. So kailangan i-limit natin ito. We maintain the 3 meters whether there is ano or not. Yung pier na hindi na kailangan doon, pwede na natin dismantle ito mga ito, ano? Ngayon, ito yung pinag-usapan natin ngayon, beyond the Delpan ngayon, anything na makita natin doon ay hilayin na natin. Yung sinasabi dito sa baba ngayon, marami dyan eh. Marami talaga dyan. That they are not supposed to be there talaga. So, ang gagawin namin, nakatay ko ng parola doon, informal settlers na yan sa tabi ng river na yan eh. Ngayon, dito sa Pasco site, linilinisan rin natin yan. And ito na rin ating gagawin yan, we will close that one. I-concrete fence natin yan para hindi na magpapasok in formal settlers yan. Ang yung mga nandyan na mga barko dyan o whatever it is, papalisin na natin yan. It should be temporary basis lang yan, hindi na pwedeng mag-parking ka na doon. So mayroon tayong sinabi mo kanina, Secretary Cugate, na meron berthing area ng barges for Metro Manila, which is in Tansa, Cavite. Dito po sa may... Yeah. Sa may malapit lang. Sir, yung pooling area, malapit lang po dito. Yung sa Tansa ho, ito yung barge terminal na kung saan yung mga container, okay, magbabiyahe sa Laot, hindi natadaan sa Rojas Boulevard at sa mga kasada, mga kasada dito. Kailangan magamit yun. Dapat pulihin lang ng... Yun nga yung sinasabi. I-segregate na natin yung pang ano dyan kasi marami yata gumagamit na dyan maski mga ano eh. Pwede ba, again, in the interest of time, i-identify na lang muna natin yung ma-identify na derelicts ngayon. Alisin na natin. Mag-notice na tayo sa mga barges na hindi naka-atraka sa mga authorized pier. Umalis kayo dyan in 3 days. Yung mga derelict, in the words of Metro, a city link. Mr. Secretary, pwede yung video doon ng concept. Anyway, siguro, if I may suggest, that the PPA, for that matter, if I may suggest that all those businesses that involves Gibara or yung ganyang negosyo, anyway, under naman sila sa PPA, whether they like it or not. Now, I think they should go back to the appropriated space for them by the PPA. Kasi kaya lang naman talaga gusto pumunta niya sa Pasig River. Gusto lang niya tiwi. At the expense of the general public and safety and environment, more so with the Pasig River. I think it's high time that now, fortunately,
because of a new program of the MMDA, Local Government Unit, DNR, DOTR, with regard to making waterways as another mode or alternative mode of transportation, public transportation. Now, it's high time to take it back. No, Tenko, pag hindi sila binigyan ng permiso na magnegosyo dala ng violation na hindi sila nag-atraka, umatraka sa tamang atrakahan, Tenko, para ma-require na sila. No? Tenko, GM, what do you think about it? It's just a suggestion. Tama po, Mayor, no? In fact, sasabihin ko po ngayon, ipapangako ko lang ng ano ko lang po, Mayor, na Mr. Secretary, na sa part po ng PPA, doon po sa nasa kinalooban po ng aming jurisdiction na simula po sa Mount Tambasi hanggang sa Telvan, nagbigay po na ako ng instruction po dito na dito po yung form manager po natin dito sa area. I-clear out po namin yung mga long-standing doon at we will improve po yung traffic management namin doon sa area. Ang hinihingi ko lang po, dahil continuous po yung operation ito, pinapangako po namin na improve po namin yung traffic management. Pero hindi po namin mapatagalin yung mga vessel doon. At ihahanda na din po namin, nagbigay na po ako ng instruksyon, na ihanda na po yung barge pooling area dahil the moment po na maghila na po tayo ng mga barge na, ang tatanungin po niyan kung saan sila pupunta. So ihahanda na po namin. Boss, mayagal niyo pong dagdagan ko yung perspektiba ng ating usapan. Una, as early as October 24, the City of Manila and I have shown the document na nag-notice na sila sa mga illegal constructions doon, nomades. Pangalawa ho, today may memorandum order para pinirmahan si Secretary Simato instructing the immediate clearances of all obstructions. In addition to that, nandititirin po yung circular ng Coast Guard revoking, you know, the original issuances of allowing double. So, nandito po yung takmang dokumento, kasama yung dokumento ng ating mahal na alkalde ng Sudan ng Maynila. Given these three documents, this is a signal already that today we can start, number one, removing all those derelicts. Number two, asking all those barges to go where they are supposed to go, and then we will address those barges na nakatraka sa mga pier. Later on, alamin natin paano ka naka-establish ng pier dyan. Ha? Valid ba yan o hindi? Siyempre, pag hindi valid dyan, sirado natin yan. You know? Then we will try to redefine. But for today, given the three documents, ito po yun, firmado ni Mayor, ito firmado ni Secretary Simato, ito firmado ni Joel Garcia na kinonfirm ko na revoke yung kung ano yun. Punta na tayo doon. Meron daw yata ang portable. Punta na tayo doon. If I may suggest ka sa ating mahal na Yorme, no? Ipapaka-review yung inyong pinaka-land use plan sa area yun. Kung ano lang, kung meron pa i-allow, saan. Kasi before sila mag-apply rin sa PPA, kailangan sabihin, tatanong yung PPA, thereby pinapalaga ng local government na pwede ka magtayo dyan ng pier. Atraka. Atraka. So, in other words, pa-review na lang din sa inyo kung meron kayong ordinansa na nag-aallow at tingin natin hindi na dapat i-allow, baka pwede na natin i-repeal na rin yung mga ordinansa. Pa-review po na kayo. Sir, actually sir, meron na po tayo nag-aantay po na dalawang takbo dito po sa may Deltang Beach. Nag-aantay po tayo at meron na po tayong target. Meron pa po ngayon yun. Ah, wait, permission of
Yung operations lang, ano, there is a, ano, from Sanjan that we have to clean muna yung, ano, palinisan natin yung upper river at saka yung mga vehicles natin, yung sikrap, nagtatawag sa akin, yung Sanjan, na palinisan natin yung ating, ano. Now, question ko ito, yung operations ng Sanjan, ano oras ng pisan sa hapon? Sir, ang target namin by Wednesday po, from 6 a.m. to 6 p.m. po. 6 a.m. to 6 p.m. Yes, sir. Okay. Are there tendencies na nakaka-obstruct yung mga bars na nag-move yan, kung nag-move yung ating mga dairy? Yes, sir. Nakakaroon mo yun? Yes, sir. Usually, nasabi ko nga po kanina, yung mga maliliit dyan ng boat na nag-cross lang, humihit po yung ferry eh. Kailangan humihit yung ferry, so nakatala po yung takbo. And then pag may mga double parking po ng barge dyan, hindi rin po kakasya pagka yung safety standard ng salubong, pag nagsalubong, hindi po kakasya. Kailangan mabing po yung isa. Because we have plans of putting lights on the banks of Pasig River, both sides, para maliwanag sa gabi because kung meron na, ano tawag doon, truck ban sa mga sasakyan sa ano, meron rin ba parts ban muna? Yun. Kung sa gabi, kung pwede sana mag-move sa gabi, yung mga parts lang. Meron naman ni Roe. Kasi marami po rin mga parts doon, meron naman, we understand the business pa ang kaya, hanggat nandyan pa yung pressure talaga, hindi natin mano yan because of that permission. But we have to have a list of those operating yung mga barges para malaman natin frequency so that we can control the in and out of these barges. Hindi basta-basta, ano, gulay dyan, ano na lang, ano. Sir, parang kung siya sabi nga namin, sir, parang sa kalsada rin, may truck ban din na oras, pati yung mga delivery. Kasi dinan, sir, natin pwede tigilan talaga lahat ng delivery sila dyan. Dahil kung dinilipat sa kalsada yan eh, yung delivery magta-traffic lalo eh. So yung mga bikes po na nag-deliver, siguro lagyan na lang natin ng oras. Pag walang ferry service like 6 a.m. to 6 p.m, bawal sila. Tapos bawal din yung mga parts po marami dyan. Tapos after 6 p.m, yes. Isa ka na lang po. Yes. Actually, sir, ipag-regulate ng mga biyahe ng mga gibara po dyan. Pero kung ang PPA na tinatawag na hapong master. So, na po ang nag-regulate ng mga master po. Sila rin po ang mag-schedule ng ayos at po master nila na pagpasok. At nakaw po ng Coast Guard, kasi po yung polis ng Pasig River tungkol sa safety at sa security. Doktor, ako lang po yung sinabi po ni Andre Garcia, at para po makatulong nung sir sa ehersisyo ginagawa natin ngayon. Ako pwede po namin gawin sa sinusunod nga po ni Secretary si Marco. Yung kung entrance sa Mount Pasig, papasok po, kontrolado po ng PPA yan. So pwede po namin limitahan, sir, yung issue once ng entrance clearances yan. Ikatulad po sinasabi ni Andre Garcia na hindi po namin i-clear yan at certain times. So maiiwan lamang po sila doon sa barge pooling and we will only allow. Kung ano po ang mabigay po ng direksyon ng at a certain time kung ano po ang maibigay po ng direksyon o time frame na ibibigay po ng grupo, yun po ang i-implement po natin. Kumbaga ano po, sasakalin namin yung ano, yung entrada. At saka po sir, ang mangyayari po niyan, magko-coordinate po kami sa TPA kung sino-sino yung mga gibarang ni-regulate nila, tapos yung mga unregulated na pumasok despite na may reglamento ng TPA, huhulihin po ng Philippine Coast Guard yan. At saka, kasi po, ang concern ng Coast Guard, para hindi po maiwasan na magkaroon ng oil pollution na para magkaroon ng sarbungan pa. Kasi ilang pwes nangyari niya sa likod mismo ng Malacanang ay may oil spill po niya ng mga 5 years ago. So ito po yung project ng Coast Guard po. Nagkaroon po ng aksidente ilang beses na po.
So, okay na tayo. Ang isang resolusyon dito ngayon, dito sa grupo natin ngayon, ang chairman, DENR. Ito, siya nga. No, chairman, si secretary to ka, si mayor. Oh, ang dalit tayo, mayor. O, di mayor, salong kaya, no? Tapos member yung mga mayors. Kasi yan, kante. Yung nakadefine ho sa Mangdamos 13. Lahat ang kasamaan ng Pasig River LGU, automatic member. So kasi nandun na rin naman sa Mangdamos Chair. Naman eh. So, I would like to request the MLDA if we have to meet another time to implement some more ano, security, yung clean up, para ano. Pwede ng topic sa Metro Manila Mayor. Okay. Di ba na doon nakaparado lahat yun? Kasi baka kasi ma-misinform yung na pag nakita mo na sa content, bakit dito allowed? Dito. Eh hindi naman basa-basa natin may pamiliwanan yun. What is important, very clear to us, anything after Jones Bridge, galing sa east side, is PPA. So dito na tayo titira sa yung mga... Pagbaba nun, nandun na kagad sa Wakali. Yun ang derinig, ang dami doon. Masasawa tayo. Kapabati lang ng konti. Kasi may ginagawa tuloy yun. Baka maka-distorbo tayo sa ginagawa tuloy. Actually po, yung kinagugas ko ng palihin po natin kahapon, kagad-kagad-agad, ipinagutos na rin, palayas. Ayun po sa Tuska Station, pasin po natin, wala na po mga bus doon. All the good news. Nandun po ngayon sa Spider-Man. All the good news. Sa Spider-Man. Sige, madali ako kausap. Mabilis ka eh. Kaya yun nga gusto namin mga partner. Yung mga mabibilis. Sige. So, saan tayo po? Okay.